magandang araw po sa ating lahat, mga idol. Ito na naman po tayo, mga idol. Kasi patapos na kasi yung trabaho namin, mga idol. Ganito na ang forma, mga idol. So, tapos na yung ultrasonic testing. Tapos na yung pag-inspection. Tapos ngayon, ang final customer na talaga ang pumunta dito. So, tapos na natin yung, siyempre, tapos na natin yung mga poste na malalaki. So, ang sa final na natin na gagawin na naman, mga idol, ito ang round 5, mga idol. Dito siya masyadong malaki. Ito kasi yung para sa parking, mga idol. Siyempre may building tayo, so may parking bin. Sa kanila kasi dito kailangan ang parking nila is may tawag niyan, may bubong. Kailangan kasi ang parking lang dito is may bubong. Kasi nag snow para hindi din madali masira ang mga sasakyan nila. So ito na mga pakita ko to sa inyo, mga idol. Ito medyo mahirap. Ang konti siya, mahirap 'tong gagawin, mga idol. So, pero mamaya kasi naka-freehand tayong gumawa nito. Tapos yung kaliwang kamay mo dito, ang taga-ikot. So, iniikot mo to ng unti-unti, tapos sinitira mo dyan. So, example, pakita ko sa inyo ang posisyon ng mga idol, kung paano. Ito siya ang puro, mga idol. So, ito naman yung angle na ibang, mga idol. Ganun. So, kailangan kasi is 45 degrees talaga ang forma sa torch natin, sa building natin. So ganyan, dito ang target natin, mga idol. While naikot tapos natira ka dyan. So yan, so madali lang siya, mga idol, sa ganito kasi naka-stay din lang ang kamay mo. Ang problema lang dito is, mga idol, is kailangan mong maghukay ka mamaya. Kailangan mo kasing hukayan ng konti dito. Kasi para ikaw ang gumagawa ng arc dito. So ito ang panggamit natin na pang-gouging, mga idol. Ito siya. Ito ang ginagamit dito na pang-gouging. Iwan ko kung anong tawag din sa atin sa Pilipinas. Itong tinatawag nila na capping, hindi ko naman alam. Kasi wala talaga akong idea dyan. Ang nagkaroon lang akong kalaman ng welding dito lahat sa Japan. Kaya mga idol, dito gagawa natin ng mamaya ng arc siya. Rot V or groove. Basta ganun lang, mga idol. Tapos ito siya. Ito ang purpose ito, mga idol. Para lang sa mga beginners. Ang purpose ito, para hindi to bumaluktot yung ang base niya. Ito is parang brace na ang tawag ito. Kasi pag wala to siya, may tendency na bumabaluktot yung base mo. So, hindi na kakasya doon sa bolt sa nakasit na lagayan ng poste. So, eh, sa kanila kasi dito, mga idol, bago mo lagyan ng concrete ang poste, nakabolt pa yan doon sa ilalim. Doble-doble yung ano nila, doble-doble yung para safety. Kasi maano din, peligro din dito sa Japan kasi panay nag lilindol yun, malakas din ang bagyo dito, kaya kailangan talaga ang mga building na ginagawa nila or mga parking lot is mga matitindi talaga. So, ito na mga landi na to. So
Ito kasi yung last is 22 na poste ang natapos natin. So ngayon mga ito din mga nasa kalahati at itong poste na round 5. So ito pangalawang ano niya. Pareho lang din yan. So ito na. Tapos na kasi ito mga idol, kaya may final inspection ngayon. Dami ngayon, ang final inspection kasi yung may-ari na talaga. Yung may-ari sa ginagawa natin. So, ngayon, pipicturan kami dito ngayon. Ganun naman sila palagi. Pipicturan kaming lahat. Lalo na ang nagwi-wielding. So, ako at saka yung boss ko, palagi kaming nakapipicturan dito. Kahit anong project, tapos hinihingi yung mga kailangan sa wielding. Kasi yung mga tinitira ko mga idol, nasa all around kasi yung ano ko mga idol. Ang ginagawa ko. Kaya kailangan mong kumpleto ang mga documents mo. Una, hindi naman to ipapatira talaga sa atin. Kasi sa sobrang stricto nila, hindi to pinapatira kung wala kang mga, kung sa atin dyan is certificate, pero dito ang tawag dito mga idol is license, so or Yoshitsu Shikaku ang tawag nyan dito mga idol. So kung welder ka dito talaga sa Japan, as a legit welder ka, kailangan kumpleto ka sa tatlong may na welding mga idol. Oh, ito na kasi nandito ng boss ko, baka pagalitan ako.